Alright mga pups, so ito na. Andito na tayo sa final and last part ng ating build ng GenX Standard Headless Guitar. So ayun, ito nilapag ko muna lahat yung mga kailangan natin para sa pag-assemble. So meron tayo ditong strap lock buttons, kill switch, a stereo output jack, 5-way switch, at saka yung tone capacitors, and then yung 500 key pads para sa volume and tone, and then yung knobs, and then ito naman yung headless tremolo system, yung floating bridge, tsaka yung pickups natin para sa bridge at saka sa neck, yung mounting screws, and then yung bushing at saka yung mounting bolt para sa neck joint natin, ito at saka ito yung headpiece, and then yung brass nut. So ayun, sige, samahan nyo ako. I-build natin, i-assemble na natin. Alright. Thank you.
Paps, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana na gustuhan ninyo yung video nito. At saka maraming salamat sa pag-suporta ninyo, pag-subaybay sa Munti Pong Channel. At saka sa mga mahabang videos ko. So ito, ayun, nandito na talaga siya. Si Gen X Standard. Standard kasi yung fridge natin. Hindi siya yung fan fridge pa. Hindi siya yung multi-scale. So, yun. Kaya standard yung tawag ko. So, may mga hindi ako na-capture sa videos kanina. So, ito yung 5-way switch. Pinalitan ko ng ibang switch kasi yung alpha. Alpha switch na ginamit ko. Sira ata yun. So, hindi gumana. So, ito may nakita ako sa toolbox ko. Module to na ata to. Okay naman. So, okay na siya gumagana na. Saka ito, yung strap lock button. Bali, dati, nandito siya, ganyan. Kasi yung purpose ko na ganito is, gusto ko sana i-emphasize yung horn na to ba. Parang walang nagtumatabo na ganyan. Kaso yung problema, yung part na to palaging tumutusok dito sa dibdib ko, lalo na pag nakaupo ganyan, ganyan, so hindi na siya komportable ba. So ayun, no choice, dito na lang nilipat ko na lang. Okay naman kasi tight na siya, hindi na siya parang ganyan ba. So ayun, yun lang. Sige. Pakita ko nga pala yung kill switch natin. So, bali pag isaksak natin to. So, ayan. May ilaw siya. Yun! Parang mata. Ayan. So, overall, masasabi ko dito, sobrang happy ako kahit natagalan ako sa build na to. Actually, 5 months. Ito yung pinaka matagal na build na ginawa ko. But worth it. Masaya na ako dito. May mga konting discrepancies, may mga konting mali. But very minor. So, okay na ako dito. So maybe kung may time pa akong mag-build ng isa pa, ng ganito. So hopefully makorek ko lahat yung mga mali na nagawa ko dito. But for the meantime, ito muna. So, magsasabi ko baka ito na yung talagang main guitar ko muna ngayon. Ayun. So, sige. I-demo natin. Pakinggan natin kung ano yung tunog niya. Alright?